Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Kristaps Porzingis trade, pinag-uusapan na. Lakers, nagsisimula ng gumalaw. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So ang Dallas Mavericks ngayon mga kaibigan ay may hindi kagandahan na record. Pagamat medyo bumabawi na sila, hindi pa rin nga ito sumasakto sa expectation sa kanila ng mga tao. Matapos silang pahirapan ng Clippers last playoffs, madami nag-aakala na wala nang ibang patutunguhan ng team na ito kundi paangat. Ngunit ngayong season nga eh tila ba nag-take ng step back ang kanilang team sa progress na nais nilang maabot. Si Doncic ay halos wala naman pinagkaiba. Maganda pa din ang kanyang pinapakita. Malaki din ang epekto ng pagkakawala ni Seth Curry. Ngunit ang biggest factor dito mga kaibigan ay dahil hindi magawa ni Porzingis na maglaro na magkakasunod na games dahil palagi itong may iniinda na injury. At sa panahon ngayon sa NBA, ang isang star player sa isang team ay hindi na nga sapat upang maging isang lehitimong contender. Kaya naman, hindi magiging madali para sa Mavs na maabot ang kanilang layunin kung ang kanilang number 2 option ay palaging hindi available. At ayon nga sa balita ng Bleacher Report, mukhang tumitingin-tingin na mga kaibigan ng Dallas Mavericks kung ano ba ang posibleng value ni Porzingis sa trade market. At ayon naman kay Ian Begley ng New York Post, kinokontakt na umano ng Dallas Mavericks ang Golden State Warriors sa posibleng trade. Although hindi naman niya pinangalanan kung sinong player ba ng Warriors ang posibleng maging kapalit ni Porzingis, alam naman nating lahat na si Kelly Oubre lamang ang player na palaging nasasama sa usapan ng trade sa koponan ng Warriors. Kanunpaman, matapos ang iba't ibang rumors na lumalabas ngayon, ang Dallas Mavericks owner na si Mark Cuban ay matinding itinanggi ito at hindi umano totoo ang mga kumakalat na balita. Ngunit kung ikaw nga ay matagal nang taga-subaybay ng NBA, hindi na bagong itanggi ng mga owners at GM ang pagkakasama ng isang player sa usapan ng trade. Kung makailan lamang ay nakita natin ito kay John Wall, hindi ito ililipat sabi ng kanilang GM at ngayon nga ay nasa Houston Rockets na ito. Nakita din natin ito kay Blake Griffin na hindi daw papakawalan ng Clippers at alam nyo na nga kung ano ang nangyari. So ayun lang naman mga kaibigan, isa lamang itong balita upang hindi na tayo magulat kung may biglaang trade na mangyari sa koponan ng Dallas Mavericks involving Kristaps Porzingis. Habang sa ating susunod na balita, kahapon nga ay nakita natin na matanggap ng Lakers ang kanilang third straight loss laban sa Washington Wizards. At matapos ang talo na ito ay agad na lumabas ang balita na papakawalan na nila ang kanilang backup point guard na si Quinn Cook. At dahil nga dito ay magkakaroon na ang Lakers ng dalawang available roster spot at saktong-sakto nga ang timing nito mga kaibigan. Dahil hindi tumagal matapos na pakawalan nila si Quinn Cook, agad din na lumabas ang balita na nagkasundo na ang kampo ni DeMarcus Cousins at Houston Rockets na papakawalan nila ito at papasok na ito sa free agency. So medyo tumutugma nga mga kaibigan ang timing ng mga ito ngunit hindi naman natin masisiguro na si Cousins talaga ang kukunin nila ngunit hindi nga yan malabo. So ayun lang naman mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Dapat bang i-trade ng Dallas Mavericks si Kristaps Porzingis o patuloy lamang nila itong i-develop? At tama ba naging desisyon ng Lakers na pakawalan si Quinn Cook? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!